Ang mga manika ay naging tradisyonal na panakot na sa mga tao simula noong unang panahon pa lamang. Mula sa mga nakakatakot na kasaysayan ng mga ito, itsura, at kung paano pinapakita sa iba't ibang programa, talagang maghihilakbot ang sinumang makapapanood at makakita rito. Ito ang part 2 ng video, kaya kung hindi mo pa napapanood ang part 1 ng video na ito, hindi mo pa natutuklasan ang tunay na misteryo ng mga manika sa mundo. Maraming kasaysayan ng iba't ibang manika na naninirahan at nanahan dito sa mundong ibabaw. Yung iba ay may kakaibang misteryo at story na nakabalot sa mga ito. Alamin natin ang kasaysayan ng ilang mga manikang sinasabing tinatahan ng mga kakaiba at nakatakot na misteryong hindi pa natatahimik sa mundong ibabaw. Mag-subscribe na sa aming channel, i-like ang video na ito, at i-hit ang notification bell para sa mga nakakatakot pang story ang hatid ng aming team. Sinasabi ng siyensya na ang mga manika ay isa lamang human-like figure na walang buhay at kahit kailan may hindi maaaring sapian ng kahit anumang kaluluwa. Hindi ganyan ang paniniwala ng mga taong nag-alaga sa manikang si Robert. Patay sinding ilaw, nasisirang kamera at CCTV, mga sulat ng pagpapatawad na araw-araw dumadating sa pinaglalagyan ni Robert. Ang lahat ng ito ay nangyayari lamang kung ang manikang si Robert ay malapit sa iyong lokasyon. Dahil sa mga pangyayaring ito, isa siya sa mga pinaguriang most haunted dolls sa buong mundo. Ginawa siya ng Steiff Company sa Germany noong matapos ang 20th century. Ang manika ay may laking 40 pulgada, gawa sa wood wool at tela. Siya rin ay nakasuot ng sailor uniform. Paniniwala na ginawa ang manika upang may makasama ang batang lalaking nagngangalang Robert. Di kalaunan, ipinamana ng batang lalaki ang Robert na pangalan sa manika at ang naturang batang lalaki ay nagpalit ng pangalan. Tinatawag siya ng karamihan bilang Jean. Ang storya ni Okiko Nimiu, ang human-shaped doll, ay nagsimula noong 1918. Isang lalaking nagngangalang Eikichi Suzuki ang naakita sa isang kakaibang manika noong bumibisita siya sa Sapporo, Japan. Binili niya ang manika para sa kanyang 2-year-old sister na si Okiko. Ang manika ay may laking 60 pulgada at nakadamit ng isang traditional Japanese kimono. Meron din siyang magandang buhok na hanggang malikat lamang. Nang ibinigay ito ni Eikichi sa kanyang kapatid, agad ito naging best friend ni Okiko. Hindi niya ito hinahayaang mawala sa kanyang paningin. Sobrang mahal niya ang manika, kaya naman pinangalanan niya rin itong Okiko, hango sa kanyang tunay na pangalan. Noong 1919, isang trahedya ang nangyari sa pamilya nila Eikichi. Ang kanyang kapatid na si Okiko ay nagkaroon ng malubhang sakit at namatay sa edad na 3. Naisipang isama ng pamilya Suzuki ang manikang si Okiko Ninyo sa bangkay ng kanilang pinakamamahal na anak, pero naisip nilang itabi na lamang ang manika at ilagay sa isang salamin upang hindi ito mawala.
Isang araw, napansin nilang may kakaiba sa manika. Ang dating maikling buhok nito ay humahaba. Linggo-linggo, pahaba ng pahaba ang buhok ng manika hanggang sa umabot ito sa 10 pulgada, kalahati ng haba ng manika. Naniniwala ang pamilya ni Okiko na ang kanyang espiritu ay nananahan sa manikang si Okiko Ninyo. Noong 1938, napagdesisyonan ng pamilya na lumipat na ng tirahan. Iniwan nila ang manika na di kalaunang dinala sa Manenji Temple. Ang mga monghe na nangangalaga sa manika ay ang kasalukuyang naggugupit sa buhok ni Okiko na patuloy pa rin humahaba hanggang sa ngayon. Kung palaisipan pa rin sa iyo ang mga possessed at haunted ng mga manika, subukan mong manaliksik sa manikang si Leta. Siya ay tinitirhan ng isang nakakatakot na kaluluwa. Kilala na natin ngayon ang ilan sa mga nakakatakot na manika tulad ni Robert at Annabelle. Ngunit sinasabi ng mga paranormal experts na mas nakakatakot ang hatid na trahedya ng manikang si Leta. Kung ang ibang mga manika ay may dalang paranormal events tulad ng paggalaw nila sa gitna ng gabi, pagbibigay senyales ng kanilang presensya sa pamamagitan ng pagkasira ng mga gamit, si Leta ay kakaiba sa kanila. Ginagamit si Leta para makapagbigay ng kakaibang epekto sa taong nangangalaga sa kanya. Lahat ng sino mang magmamay-ari sa kanya ay mapapasailalim sa kanyang itim na kapangyarihan. Lahat ng gustong gawin ng manika ay susundin nila at hindi nila magagawang itapon, ipamigay o sirain sa Leta. Sila mismo ang nagsisilbing manika ng nakakatakot na si Leta. Ayon sa ulat, isang hindi kilalang pamilya ang bumili ng isang magandang manika para sa bunso nilang anak na babae. Nagustuhan ng batang babae ang manika kaya dinala niya ito hanggang sa kanyang paglaki hanggang sa siya ay naging dalaga na. Hindi niya ito gustong itapon kaya naman itinago niya ito sa attic ng kanilang bahay. Wala namang kakaiba sa manika noong panahon na iyon kaya hindi nag-isip ng kahit ano ang buong pamilya. Matapos ang 11 taon, naglinis ng attic ang buong pamilya para magbenta ng mga bagay na hindi nila nagagamit. Nakita nila ang manika na nakatago sa isang kahon. Ito yung kahon na pinaglalagyan ng batang babae noon ng mga mahahalagang gamit niya noong siya'y bata pa lamang. Noong binuksan nila ang kahon, nagulat sila sa tumambad sa kanilang harapan. Ang manika na maganda, malinis, at balot ng magandang tela ay tila ba tumanda. Ang manika ay nakadisenyo bilang isang magandang batang babae, pero nang makita nila ang manika matapos ang ilang taon, ito ay naging isang matandang lalaki. Kulubot ang balat, wala ng buhok, at ang mga mata na tila wala ng buhay. Hindi maipaliwanag ng pamilya ang pangyayaring ito, pero naniniwala silang ito ay sinaniban ng kakaibang espiritu. Dahil sa sobrang takot, napagdesisyonan nilang itapon ang manika dahil hindi rin nila alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari dito. Ang storya ay umabot sa iba't ibang parte ng mundo, sabi ng mga doll collectors, kaya naging kakaiba ang tsura ng manika ay dahil sa mga material na bagay na ginamit sa manika. Sa pagdaan ng panahon, nagiba ang itsura nito at nagmukhang matanda. Ngunit kahit na anuman ang mga material na ginamit dito, hindi nga pa sadya na magmukha itong isang matandang lalaki kahit na nakalagay ito sa kahon na hindi naman nabuksan sa matagal na panahon. Anuman ang paniniwala ng karamihan patungkol sa kasong ito, ang manikang ito ay pinaniniwala ang isa sa mga tanyag na kasaysayan ng isang haunted at possessed na manika. Thank you.
Ang manikang ito ay matatagpuan sa Russia. Ginawa noong 1730s na isang mistress ng isang hari. Ang storya ng manikang ito ay talagang makakapagpabago sa inyong pananaw. Isang mistress ng hari noong unang panahon ang nabuntis. Isang lalaking sanggol ang inaabangan ng babae. Sa kasamaang palad, taliwas ito sa kanyang inasahan dahil isang batang babae ang ipinanganak. Bukod pa doon, ang itsura ng sanggol ay hindi kaaya-aya. Noong unang panahon, ang mga batang lalaki ay mas pinapahalagahan kaysa sa batang babae. Dahil rito, pinili ng kanyang ina na sunugin ng buhay ang batang babae. Ang abo ng namatay na sanggol ay hinalo sa porcelain materials na siyang ginawang manika. Ito ay pinangalan ng Katya. Ito ang kasaysayan ng kinatatakutang manika na si Katya sa Russia. Ang sino mang titingin sa kanyang mata ay magkakaroon ng habang buhay na kamalasan. Ang pinaka-kinatatakutan ng lahat ay ang makindatan ng manika. Ang manikang ito ay kasalukuyang nasa pamamahalan ng mga kamag-anak ng hari at mistress nito. Ang mga batang nakakita dito ay umiiyak dahil di umano kinakausap daw ng manika ang mga ito. Hanggat maaari, iwasan ang manika at huwag ng balaking bumisita sa lugar na pinagtatahanan nito. Iilan pa lamang yan sa mga manikang nababalot ng katakot-takot na espiritu. Kung gusto mo ng part 3 ng segment na ito, i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel.